Maligayang bati sa pagtatagubiling sesyon sa pangkaligtasan ng CAFCO. Narito kayong lahat sa CAFCO para magbigay ng inyong mga mahahalagang serbisyo at karangalan namin na ipagkaloob sa inyo ang isang ligtas na kapaligiran sa tuwing naririto kayo sa loob ng CAFCO. Dito sa CAFCO, ang kaligtasan ay binibigyan ng pinakamahigit na prioridad. At kaya kami ay hihiling sa inyo na makipagtulungan sa amin sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga pangkaligtasang instruksyon at pamamaraan. Mangyaring tandaan ang isang golden rule upang maiwasan ang mga aksidente. Tangkilikin ang kaligtasan at ang wastong pag-uugali sa lahat ng oras. Itong video ay sadyang magpapaliwanag ng mga pangkaligtasang kasanayan at patakaran na mayroon kami sa CAFCO. Mga walang patunay na sumasabog na kagamitan ay hindi pinahihintulutan sa BLP, Battery Limit Plant Area. Ito ay ang process area. Mangyaring tandaan na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga walang patunay na pumuputok na mga mobile phones at mga kagamitang pangkomunikasyon tulad ng mga MP3 players, iPads, walkie-talkie at iba pang walang patunay na pumuputok na mga kagamitang electronic tulad ng camera, laptop, etc. sa BLP o sa Battery Plant Area o Process Area. Bawal ang pagretrato. Ang pagkuha ng larawan ay mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng CAFCO. Para sa pagreretratong may kaugnayan sa trabaho, ikaw ay dapat kumuha ng isang espesyal na autorisasyon mula sa CAFCO Security at Hot Work Permit mula sa kinaukulang lugar. Habang papasok sa BLP area tulad ng battery limit of the plant, mangyaring tiyakin mo na mayroon kang sumusunod na mandatoryong PPE. Safety shoes, safety helmet, full-sleeved industrial overalls, escape hood o full-face gas mask na may multi-gas filter at clear lens o mirror lens safety goggles. Mga taong gumagamit ng salaming may grado ay dapat gumamit ng safety goggles na maaaring isuot sa ibabaw ng salaming may grado. Ang mga kulay ng mga helmet na ginagamit sa CAFCO para kilalanin ang mga tao sa pinagtatrabahoang lugar ay ang mga sumusunod. Ang kulay abo ng mga helmet ay para sa mga kontratista. Puti para sa mga kaalyadong kawani sa produksyon o kapanatiliang sangay ng CAFCO. Pula para sa CAFCO Emergency Response Team. Dilaw para sa mga bisita. At berde para sa CAFCO Safety Personnel. Para sa pangkaligtasan na may kaukulan sa trabaho, maaari kang humingi ng tiyak o akmang PPE mula sa iyong contact person sa CAFCO o supervisor, depende sa likas na katangian ng inyong trabaho. Dapat mong tiyakin na ang escape hood full-face gas mask na dinadala mo ay kapaki-pakinabang at nasa maayos na kondisyon. Mangyaring tiyakin na ang iyong filter cartridge ay mabisa sa pamamagitan ng pagsuri sa petsa ng pag-expire ng filter at tiyakin din na ang kagamitan ay hindi sira. Pinapayuhang dalhin ito sa pamamagitan ng pagbigkis nito sa baywang o pag-aakay nito sa iyong balikat sa lahat ng oras kapag nasa BLP area. Palaging dalhin kasama mo ang escape hood full-face gas mask habang nasa BLP area at hindi kailanmang mapapalayo sa iyo kahit nasa pagkakataong ikaw ay kinakailangang magtrabaho sa malayo na lugar. Palaging panatilihin na ang escape hood full-face gas mask ay nasa iyong mabilis na pag-abot nang sa gayon ay maaaring itong isuot ng mabilisan kung sakaling may emerhensya. Dapat tandaan ng bawat isa na bawat trabaho ay dapat tuparin gamit ang kinakailangang PPE ayon sa likas na katangian ng trabaho. Karatulang pangkaligtasan. Iba't ibang mga palatandaang pangkaligtasan ay makukuha sa mga tindahan ng kaligtasan ng CAFCO. Mangyaring humiling sa iyong contact person sa CAFCO na maglagay ng kinakailangang palatandaang pangkaligtasan para sa iyong lugar ng trabaho sa CAFCO. At mangyaring ipakita ang angkop ng mga palatandaang pangkaligtasan sa lugar ng trabaho. Pagtatrabaho sa itaas. Habang nagtatrabaho sa itaas, ang harness ay dapat ligtas na nakakabit sa tuktok ng suporta na nasa mataas na palapag kaysa sa palapag na pinagtatrabahuan mo. Huwag mong ikabit ang harness sa suporta na nasa pinagtatrabahuang palapag o sa ibaba. Palaging gamitin ang harness na may pares na kalawit. Ang harness na may nag-iisang kalawit ay ipinagbabawal sa CAFCO.
Habang nagtatrabaho sa itaas, mangyaring huwag ikalawit ang palingkaw sa anumang linya ng process pipe o anumang mahinang istruktura. Bawal manigarilyo. Ang mga silid ng pagsisigarilyo sa kalapit ng mga gusali ay magagamit ng mga naninigarilyo. Ang pagsisigarilyo sa ibang lugar sa loob ng CAFCO tulad ng mga paliguan, palikuran, mga paradahan ng kotse, ibang maaliwalas na lugar o sa loob ng inyong sasakyan ay ipinagbabawal. Bawal kumain sa lugar ng trabaho. Ang pagkain ay pinapahintulutan lamang sa kantina at mga silid kainan. Ipinagbabawal ang kumain sa lugar ng trabaho. Contact ng emergency. Kung sakaling kailangan mong kumontak para sa anumang uri ng tulong o emerhensyang tulong, mangyaring tandaan. Mga numero pang emerhensya. CAFCO 124, 8222 o 8226. CAFCO 526 at mga pangkalahatang serbisyo. 5333 o 442-255-25 at 5001 mula sa intercom na magagamit sa mga planta kalakip ng mga bulk halls at cogen sa gilid ng kalsada. Contact person sa CAFCO. Ang contact person sa CAFCO ay isang empleyado mula sa CAFCO na siyang responsable para sa iyong kabuuang trabaho at kaukulang mga isyu. Mangyaring kontakin siya kung sakaling kailangan mo ng anumang suporta habang nagtatrabaho sa CAFCO. Kailangan mong malaman kung sino ang iyong contact person sa CAFCO. Ang pangalan ng contact person ay nakamarka sa safety briefing card. Ang pagpapahinga sa lugar ng trabaho ay ipinagbabawal. Ang pagpapahinga sa lugar ng trabaho o sa loob ng planta ay hindi pinapayagan. Kung ikaw ay nakaramdam na kailangan mong magpahinga dulot sa iyong mga pangkalusugang kadahilanan, maaari mong ipaalam sa iyong contact person sa CAFCO o supervisor o umalis sa lugar upang makapagpahinga sa silid pahingahan o sa iyong kampo o bisitahin ang klinika ng CAFCO kapag kailangan mo ng tulong medikal. Huwag masangkot sa kaguluhan. Para maprotektahan ka at iyong mga kapwang katrabaho, palaging maging maingat sa iyong mga kilos. Mangyaring huwag masangkot sa kaguluhan, mga praktikal na biruan na mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng planta upang maiwasan ang mga aksidente. Ang panggagaya, sayawan sa palapag ng shop, takbuhan sa likod ng kapwa katrabaho na may intensyong paglaruan o gawaan ng mga biro ay ilan sa mga halimbawa ng kaguluhan na dapat iwasan sa lahat ng pagkakataon. Tag ng inspeksyon sa kagamitan. Lahat na kagamitan na dinala ng kontratista sa loob ng kinaroroonan ng CAFCO ay dapat isailalim sa inspeksyon ng autorisadong tao ng CAFCO at magtag sa pamamagitan ng pagkakabit ng mga sertipikadong tag ng inspeksyon na ipinagkaloob ng kinauukulang taong kontak sa CAFCO bago simulan ang trabaho. Pangkaligtasan sa scaffolding. Kinakailangan na ang lahat ng mga scaffolding ay sertipikado ng CAFCO bago gamitin. Mayroong tatlong mga code ng kulay para sa scaffolding. Ang berdeng tag ay nangangahulugan na ang scaffolding na naaprubahan para gamitin ay ligtas at maaaring gamitin. Ang pulang tag ay nangangahulugan na ang scaffolding ay hindi kumpleto, hindi ligtas o hinihintay pa na maaprubahan at hindi dapat gamitin. Ang dilaw na tag ay nangangahulugan na ang scaffolding ay gagamitin lamang sa mga manggagawang nagsusuot ng akmang nakaaklang sistema sa pagsagip-hulog sa dahilang ang scaffolding ay maaring nasa dikumpletong mga entablado dulot ng interface sa kagamitan o istrukturang naghahadlang sa instalasyon ng lahat ng mga sanggalang riles o palapag. Ang scaffolding na walang tag ay maituturing na may tag na pula at hindi dapat gamitin. Mga linya ng kagamitan. Ang paglilinis ng katawan o mga damit sa mga linya ng kagamitang na may pressure na hangin ay hindi ligtas. Mangyaring huwag maglinis ng katawan sa tubo na may presyon na hangin. Ito ay maaaring magresulta sa malalang mga aksidente. Ang mga kontratista ay dapat magkaroon ng sariling pagkukunan ng mga kagamitan, gaya ng kompresor, generator at iba pa. Ang mga kontratista ay hindi pinapahintulutang galawin gamitin ang mga linya ng kagamitan ng CAFCO. Kung kailangan mong gamitin ang isang linya ng kagamitan ng CAFCO, magtalaga ng nakasulat na permiso mula sa CAFCO Area Supervisor. Huwag papasok sa mga hindi autorisadong lugar.
huwag pupunta sa hindi autorisadong lugar sa loob ng CAFCO upang mapigilan ka mula sa mga aksidente dulot ng maaring makakalason, makakapagliab at mapanganib na mga kondisyon. Gamitin ang wastong dust mask. Huwag takpan ang mukha ng damit, pamigkis habang nagtatrabaho. Gamitin ang wastong uri ng dust mask para sa proteksyon laban sa alikabok. Panatilihin ang mabuting pangangalaga sa kapaligiran. Mangyaring respetuhin ang pangangalaga sa kapaligiran at kalinisan sa loob ng CAFCO. Ang pagdudura at pagkakalat ay ipinagbabawal. Lahat na pinagtatrabahuan mo ay dapat na magkaroon ng akmang lugar at dapat mayroong lugar para sa lahat. Lahat ng mga materyales, kagamitan at iba pa ay dapat itago sa itinakdang lugar lamang. Palaging panatilihing maaliwalas ang mga daan. Ang mga scrap na materyales ay lilipatin sa itinakdang yarda ng scrap. Ang kagamitang pamuksa sa sunog at kagamitang pang-emergency ay hindi dapat mahadlangan ng kahit anumang bagay at dapat panatilihing maaliwalas sa lahat ng pagkakataon. Sundin ang pamamaraan ng CAFCO para sa pagtatapon ng langis. Ang ginamit na langis ay titipunin sa mga drum. Ang mga drum ay mamarkahan ng standard sticker na makukuha sa environment section. Ipaalam ang condition monitoring group para sa pagtatapon at karagdagang aksyon. Pangkalikasan at paghihiwalay ng basura. Para panatilihin ang mabuting pangkalikasang pamantayan sa palibot ng CAFCO, ang basura ay kailangan paghiwalayin at itapon sa magkaibang code na kulay ng mga skip. Berdeng skip. Mangyaring itapon ang basurang pagkain lamang. Halimbawa, sobra sa kusina at kantina, naiwang pagkain. Bughaw na skip. Mangyaring itapon ang di mapanganib na basurang industriyal. Halimbawa, construction industrial. Kahoy, salamin, pambuong materyales, mga maliliit na dilatang plastik at metal na mga lalagyan lamang. Paglilipat ng tangke ng gas. Kapag naglilipat ng mga tangke ng gas tungo sa ibang lokasyon, huwag kaladkarin o pagulungin sila. Sa halip, gamitin ang mga trolley para sa akmang pagdadala. Paggamit ng mga makinang pang-welding, mga kompresor, mga generator. Habang gumagamit ng kompresor, generator, isang tagabantay ay dapat palaging manatili sa tabi ng umaandar na kompresor, generator, para tiyakin ang kaligtasan. Ang mga naikikilos na makinang pang-welding, mga kompresor ng hangin o mga generator ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 3 mga gulong para pangsuporta at dapat magkaroon ng provisyon ng mga tray. Nang sa gayon ay maiwasan, masalo ang pagtagas ng langis. Itong mga kagamitan ay dapat mapagkalooban ng akmang earthing at ang marapat na fire extinguisher ay dapat nakahanda o naka-standby sa tabi. Pagpapakain sa mga ibon at kalapati ay ipinagbabawal. Huwag pakainin ang mga ibon at kalapati. Ang pagpapakain sa mga ibon at kalapati ay mahigpit na ipinagbabawal sa CAFCO dahil itong kasanayan ay maaaring lumikha ng mga kalat at abala sa normal na pagtatrabaho at maaaring magdulot ng mga aksidente. Proteksyon sa sunog ng sasakyan. Ang mga detektor ay matatagpuan sa loob ng gusali at mga opisina para sa auto fire protection. Kaya bago sisimulan ng kahit anumang trabaho sa ganoong mga gusali, mangyaring kontakin ang emergency center ng CAFCO at tiyakin na ang detector ay isolated. Ang pag-ingat ay dalhin habang nagtatrabaho sa CAFCO para maiwasan ang di sinasadyang pagtama sa manual call points tulad ng mga pindutan ng alarma sa sunog na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon sa CAFCO na maaaring magpalitaw sa emerhensyang alarma na masimulan. Mga batas trapiko, mga bisikleta. Habang gumagamit ng isang bisikleta, mangyaring tandaan, huwag gamitin ang telepono o kahit anumang kagamitang pangkomunikasyon. Huwag magbitbit ng kahit anuman sa isang kamay. Gamitin ang isang basket sa halip para ilagay ang mga gamit. Gamitin ang mga pickup para magkarga ng mabibigat o mahahabang bagay. Huwag magbisikleta sa gitna ng kalsada. Gamitin ang daan para sa bisikleta ng kalsada na klarong minarkahan sa mga kalsada ng CAFCO. Ang pagsakay ng nag-iisa lamang ang pinapayagan. Ang pag-angkas ng kahit sinumang tao sa likurang upuan o bar sa harapan ay mahigpit na ipinagbabawal. Mga batas trapiko, mga sasakyan.
Habang nagmamaneho sa loob ng kinaroroonan ng CAFCO, panatilihin itong simpleng mga patakaran sa isipan. Ang autorisasyon mula sa CAFCO ay marapat para sa pagmamaneho sa loob ng CAFCO. Ang sukatan ng tulin ay 30 kilometro bawat oras. Paggamit ng mga seatbelt ay marapat para sa parehong nagmamaneho at ang taong nakaupo sa tabi niya. Paggamit ng mga mobile o kahit anumang kagamitang pangkomunikasyon habang nagmamaneho ay ipinagbabawal. Bawal manigarilyo kahit ito'y iyong sasakyan. Iparada lamang ang mga sasakyan sa itinalagang lugar ng paradahan. Huwag iwanan ng sasakyan na walang nagbabantay habang umaantar ang makina. Ang pagsasara sa kalsada kung anuman ay dapat i-report sa pauna sa emergency center. Ang hot work permit ay dapat makuha para sa sasakyan na papasok sa mga process area, BLP, mga batas trapiko, mga forklift. Ang mga forklift ay hindi gagamitin para sa personal na transportasyon. Para pahintulutan magmamaneho sa isang forklift sa CAFCO, ang mga sumusunod ay kinakailangan. Pagpasa sa isang praktikal na eksaminasyon na iginawad sa pamamagitan ng Departamento ng Transportasyon ng CAFCO. Nagahawak ng card na sertipiko sa pagsubok mula sa CAFCO Workshop Engineer. Mangyaring tiyakin na ang forklift ay dapat magkaroon ng nagpapahiwatig sa direksyon ng mga ilaw at isang tanda ng babala, alarma habang umaatras. Ang mga forklift sa loob ng bulk halls ay dapat magkaroon ng biko ng mga ilaw na nakabukas. Mga pasilidad para sa mga kontratista. Ang CAFCO ay nagkakaloob ng iba't ibang mga pasilidad, lalo na para sa mga kontratista tulad ng mga palikuran, silid sa pagsisigarilyo, at silid kainan. Mangyaring gamitin sila kapag kailan kailanganin at panatilihin silang malinis sa pamamagitan ng pag-oobserba ng mga naangkop ng mga patakaran. Sa panahon ng mga shutdowns at turnarounds, ang CAFCO ay magkakaloob ng mga espesyal na pasilidad tulad ng espesyal na lugar ng pagtitipon, oras may shutdown, inuman ng tubig, karagdagang mga palikuran at silid hugasan. Mangyaring gawing wasto ang paggamit nitong mga pasilidad. Kable ng kuryente at proteksyon sa sunog. Walang sirang mga kable ang papahintulutan sa CAFCO. Sa pagkonekta ng mga kable ng kuryente, ang industrial na uri lamang ng electrical connector ang gagamitin. Pawang fire retardant tarpaulin ang gagamitin sa mga lugar ng pagtrabaho upang maiwasan ang mga kislap, mga tilamsik at dumi mula sa pag-welding, cutting at pagliliha. Ang mga plastic sheets ay ipinagbabawal na gamitin sa BLP area. Paggagamit ng slugging spanner. Para sa pagbubukas ng mga bolt gamit ang martilyo, mangyaring gamitin ang slugging spanner na nakakabit sa lubid habang nagpupokpok upang maiwasan ang lumilipad ng mga bolt na maaring magdulot ng seryosong maaksidente. Pagbubuhat. Lahat ng mga kasangkapan sa pagbubuhat at kagamitan ay dapat unang isailalim sa inspeksyon at sertifikasyon sa pamamagitan ng CAFCO IMT, Inspection and Material Technology Section, bago gamitin. Ang mga kasangkapan sa pagbubuhat at kagamitan ay sinusubok at coded ng kulay bawat taon na may bukod tanging kulay na dineklara sa pamamagitan ng CAFCO. Mangyaring tiyakin na ang lahat ng mga kagamitan at kasangkapan sa pagbubuhat ay mayroong coded na kulay na mga sticker na na-update. Para sa mga kagamitan ng kontratista, ang code na kulay na sertipikado sa pamamagitan ng QP ang dapat sundin. Mga permit sa pagtrabaho at pagpasok. Lahat ng uri ng trabaho sa CAFCO ay naitutupad sa sistema ng work permit. Mayroong apat na mga uri ng mga work permit para maitupad ang trabaho sa BLP area na coded ang kulay. Cold work permit. Ito ay isang permit na mayroong titulong kulay berde na dapat italaga para sa lahat ng mga aktibidades na hindi bumubunga, nasasangkot sa init at mga kumikisap. Hot work permit. Ito ay isang permit na mayroong titulong kulay pula na dapat italaga para sa lahat ng mga aktibidades na lumilikha ng bukang apoy, kisap o init. Halimbawa, cutting, welding, brazing at iba pa. Permit sa pagpasok. Ito ay isang permit na mayroong titulong kulay dilaw na dapat italaga bago pa man makapasok sa isang nakakulong na espasyo para sa kahit anumang rason. Ang permit sa pagpasok ay balido para sa pagpasok lamang. At ang bilang ng mga taong pumapasok at iba pang kaukulang impormasyon hinggil sa pagsusubok ng gas at iba pa ay dapat mabanggit sa permit.
ang pagpasok at pagtrabaho sa loob ng nakakulong na espasyo ay nangangailangan na magkaroon pareho ng permit sa pagpasok at kaukulang permit sa pagtrabaho ayon sa bawat katangian ng paggawa. Permit sa radiography. Ito ay isang permit na mayroong titulong kulay asul na dapat italaga para sa pagganap ng trabahong radiography at X-ray sa lahat ng lugar sa loob ng CAFCO at sa pag-ugnayan sa mga aktibidades nang sa gayon, ang paglantad ng tao sa radiation ay maiwasan. Ang paggambala sa mga sistemang instrumentasyon ng planta, kalakip ang automatikong proteksyon sa sunog, pangkalahatang sistemang pagbaha ay maiwasan. Lahat ng mga permit sa pagtrabaho ng radiography sa kinaroroonan ng CAFCO ay notipikado at lagdaan ng patibay sa pamamagitan ng kaukulang responsableng operator. Kabisaan, ang mga permit sa pagtrabaho at pagpasok ay balido sa loob ng responsibilidad ng isang shift. Sa pagsimula ng shift, lahat ng mga permit ay dapat maribalido. Ang mga General Work Approval Form ay kinakailangan para sa anumang trabaho na ganapin sa labas ng BLP, labas sa lugar ng battery limit of the plant, tulad ng mga kalsada, mga gusali at iba pa. Mangyaring tiyakin na ang General Work Approval Form ay balido bago simulan ang trabaho. Para sa paghuhukay na trabaho sa planta, ikaw ay dapat kumuha ng isang balidong Excavation Approval Form at dapat ikabit sa permit ng pagtrabaho. Kabisaan. Ang kabisaan ay mababanggit sa Work Approval Form at Excavation Approval Form. Pangkaligtasang pagpupulong. Ang pangkaligtasang pagpupulong ay mandatoryo bago pa man simulan ang trabaho. Ang mga pangkaligtasang pagpupulong ay dapat isagawa sa loob ng lugar ng trabaho at hindi sa loob ng opisina, mga silid-pahingahan o higaang lugar. Insidente at mga aksidente. Dapat mong unawain ang mga terminong insidente at aksidente. Ang isang insidente ay nangangahulugang bilang isang biglaang aksidente na may ugnayan sa trabaho o near miss. Ang isang near miss ay isang di planado at di nakikitang pangyayari na maaaring magkaroon ng resulta pero hindi nagresulta sa pinsala sa tao, pinsala sa pag-aari o iba pang anyo ng pagpapakawala. Ang aksidente ay isang hindi sinasadyang insidente na nagriresulta sa alinman o isang kombinasyon ng personal na pinsala, pinsala sa pag-aari, sunog o mga pagpapakawala sa kapaligiran. Mangyaring tandaan, lahat ng mga aksidente ay maaaring iwasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kinakailangang pag-iingat at pag-oobserba ng mga pagpipigil. Pagre-report ng mga insidente at mga aksyon kung sakaling may personal na pananakit. Importante at mandatoryo na i-report ang lahat ng mga insidente at mga aksidente ayon sa bawat proseso na nilalarawan dito. Kapag ang isang aksidente ay naganap, ito ay dapat na i-report sa iyong kontak na tao sa CAFCO na siyang magsasaayos para sa imbestigasyon. Ang preliminaryong insidente na report ay dapat malagdaan sa pamamagitan ng kaukulang kontak na tao sa CAFCO para sa lahat ng mga insidente sa loob ng 24 oras ng kanilang kaganapan. At lahat ng mga aksidente ay dapat maimbestigahan sa loob ng 5 araw ng pagtatrabaho. Ang kahit anumang aksidente na sumasangkot ng personal na pinsala na nagaganap sa loob ng normal na mga oras ng pagtatrabaho ay dapat i-report sa klinika ng CAFCO. At yaong nagaganap pagkatapos ng normal na mga oras ng pagtatrabaho ay dapat i-report sa emergency center. Ang lahat ng mga taong napinsala ay kailangan ilipat sa pamamagitan ng ambulansya ng CAFCO o kahit anumang angkop na pagdadalhan una sa klinika ng CAFCO kapag ang klinika ay bukas o sa emergency center para sa pangunang lunas ng gamutan kapag ang klinika ay sarado. Ang emergency center ay bukas 24 oras buong linggo ng tuluyan. Walang kahit anumang pagkakataon na ang nasugatang tao ay dapat ilabas sa CAFCO para gamutin, maliban sa pag-abiso sa pamamagitan ng klinika ng CAFCO o mga awtoridad ng CAFCO. Oras ng klinika ng CAFCO o 6:30 oras hanggang 14:30 oras sa loob ng mga araw ng pagtatrabaho, Linggo hanggang Huwebes. Habang may shutdown, mula 0600 oras hanggang 1800 oras. Sa mga araw na walang trabaho at sa labas sa mga oras ng pagtatrabaho, mangyaring i-report sa mga kaukulang emergency centers. Mangyaring tandaan, kapag mayroong pinsala, ang taong napinsala ay hindi ililipat sa pamamagitan ng pickup.
ang ambulansya ay dapat tawagan sa pamamagitan ng telephone number 8222 o 8226 o 5333 o 5525. Palatandaan ng pangkaligtasan at code ng kulay. Mangyaring unawain at tandaan ang coding ng kulay ng CAFCO para sa mga karatula ng palatandaang pangkaligtasan. Pulang background at mensahe sa puti. Pagbabawal o huwag gawin. Asul na background at mensahe sa puti. Mandatoryo o dapat gawin. Dilaw na background at mensahe sa itim. Babala o panganib. Berde na background at mensahe sa puti. Ligtas na kondisyon o sa ligtas na pamaraan. Nakakulong na espasyo. Ang nakakulong na espasyo ay nangangahulugan bilang isang espasyo na sapat na malaki upang ang isang empleyado ay maaaring makapasok na uukol sa katawan at magampanan ang trabaho at mayroong limitado o mahigpit na pamamaraan ng pagpasok o paglabas at ito'y hindi dinisenyo para sa patuloy na pag-uukupa. Mga halimbawa ng nakakulong na espasyo ay mga tangke, mga manhole, mga boiler, mga hornohan, mga kanal, mga trinchera, mga balisungsong, mga tubo, mga padaluyan, mga hukay at bukas na espasyong mas mahigit sa isa't kalahating metro kalalim. Ang mga posibleng mga panganib ay maaaring mapaloob sa nakakulong na espasyo, kakulangan sa oksigen, nakakaliyab na kapaligiran, posibilidad ng mga pagkakakuryente sa pamamagitan ng dekuryenteng mga kasangkapan, presensya ng nakakalasong gas habang sa pagtatrabaho, kakulangan sa bentilasyon, walang kakayahang standby, pagkabigong makatakas sa gitna ng kagipitan, susunuging mga sangkap, madulas na mga dako at heat stress. Ang pagpasok ay kinikilala bilang ang gawain na kung saan ang tao ay sadyang dadaan sa pamamagitan ng isang siwang tungo sa nakakakulong na espasyo. Ang kahit anumang parte ng katawan na dumadaan sa pamamagitan ng siwang ay kinokonsiderang pagpasok. Mga pag-iingat sa pagpasok sa nakakulong na espasyo. Para sa pagpasok tungo sa isang nakakulong na espasyo, dapat mong tiyakin ang sumusunod na mga pag-iingat. Nagawing tiyak na ang espasyo ay nagkakaroon ng katamtamang bentilasyon, positibong nakabukod, inalisan ng laman o di kaya ginawang ligtas para sa pagpasok. Naagarang makalabas sa isang espasyo nang walang katanungan matapos ang instruksyon mula sa safety standby kahit ano pa mang rason. Nasusunod sa lahat ng mga instruksyon at mga prosesong pangkaligtasan. Nagagamit ng akmang PPE kapag kinakailangan at dadala ng kahit isang metro ng oxygen bawat grupo. Mababang boltaheng kasangkapan lamang, 24 na boltahe o pababa, kalakip ang mga lampara para maliwanagan ang lugar ay pinapahintulot sa loob ng nakakulong na espasyo at kapag mataas ang boltahe ang gagamitin, ang partikular na safety circuit breaker kung gayon ang dapat ipagkaloob na may pakipag-ugnayan sa electrical section. Mangyaring tiyakin na ang pinakamababa at pinakamataas na antas ng oxygen ay higit pa sa 19.5% at mababa sa 22.5% at ang mga nakakalasong mga gas, H2S, CO, NH3 at iba pa ay dapat walang presensya. Bago ang pagpasok ng kahit sino mang tao, ang mga fuse ng mga dekuryenteng kagamitan ay aalisin at ang electrical supply ay positibong nakabukod. Ang singaw na usok kapag mayroon ay dapat sarahan at ang balbula ay takpan o trangkahan. Dapat mong tandaan na ang taong standby ay kailangan habang ikaw ay papasok sa isang nakakulong na espasyo. Kahit sino mang empleyado na siyang manatili sa labas ng nakakulong na espasyo at gaganap ng lahat na kinakailangang mga responsibilidad na nakatalaga sa kanya ay tinatawag na standby. Kalakip sa mga katungkulan at responsibilidad ng isang standby. Nasubaybayan ang mga pumapasok habang sa trabaho at habang sa pagpasok o paglabas upang tulungang siguraduhin ang kanilang kaligtasan at panatilihin ang mga talaan ng mga tauhan sa pagpasok o paglabas. Dapat huwag iwanan ng safety standby ang kanyang poste para sa kahit anumang rason habang ang mga tauhan ay nasa loob ng espasyo maliban sa pagrelyebo sa pamamagitan ng ibang kwalipikadong safety standby. Natatawag ng emergency na tulong kapag kinakailangan. Natantyahin ang mga panganib sa loob at sa paligid ng espasyo at gagawa ng aksyon sa parehong kaukulan. Natiyakin ang kailangang permit.
ang mga standby na tauhan ay dapat nakapwesto sa labas ng nakakulong na espasyo. Ang taong standby ay dapat makipag-ugnayan sa tao, mga tao na nasa loob sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng paningin, pandinig, ugnayan o komunikasyon sa pamamagitan ng bit-bit na radio set o sa pamamagitan na tinatanggap ng mga pamamaraan ng komunikasyon na inayunan sa pamamagitan ng supervisor. Ang mapanganib na nakakulong na espasyo ay nangangahulugang isang espasyo na hindi magawang malaya sa isang mapanganib na pamaraan o di kaya'y hindi makompleto at positibong mabukod mula sa proseso at pamaraang kagamitan. Mangyaring tiyakin ang sumusunod na prosesong pagpasok sa mapanganib na nakakulong na espasyo. Bago ang isang permit sa pagpasok binigay, ang puno ng kaukulang planta, puno ng Departamento sa Ugnayang Kapanatilian at puno ng Departamentong Pangkaligtasan ay dapat magtagpo nang sa gayon ay makatugon sa mga kondisyones para sa pagbigay ng permit sa pagpasok. Ang kasunduan ng mga kondisyones ay dapat sertipikado sa pamamagitan ng lahat na signatura nilang tatlo at ang kopya ng kasunduan ay dapat nakalakip sa permit ng pagpasok. Kahit anumang oras, kapag mayroong kahit anumang pagbabago sa mga hangganan ng mga estado ng hangin, kahit pa kung ano pa man ang rason, lahat ng mga tauhan ay dapat agarang lumabas sa espasyo at wala ng mga iba ang dapat pumasok hanggang ang mga estado ng hangin ay nakabalik sa ligtas na mga antas. Kapag ang trabaho ay natapos, alisin lahat ng mga tauhan, kasangkapan at mga labi mula sa espasyo. Takpan ang espasyo sa pamamagitan ng angkop na mga barikada upang maiwasan o mahadlangan ang hindi autorisadong pagpasok. Ibalik, isara ang permit. Planuhin ang trabaho sa susunod na araw. Mga instruksyong pangseguridad. Mangyaring sundin ang sumusunod na mga instruksyong pangseguridad. Gamitin ang iyong sariling registration card sa pagpasok sa CAFCO Turnstile Gate. Huwag kang papasok sa CAFCO gamit ang kahit anumang paraan ng pandaraya. Sumunod sa instruksyon na tanging magmula lamang sa iyong supervisor o taong contact sa CAFCO. Ang pangalan ay makukuha sa card ng pagtatagubilin sa pangkaligtasan o sa kawanin ng pangkaligtasan ng CAFCO. Wala nang iba pa. Ang bagong registration card ay ibibigay sa lungat sa bawat bagong gate pass request. Isauli ang expired card sa CAFCO security sa mga oras ng pag-oopisina, alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, at sa security gate habang sa mga oras ng walang trabaho. Ang mga kontratista ay pinapayagang iparada ang kanilang mga sasakyan doon lamang sa itinalagang lugar ng pagpaparada tulad ng contractor's parking area. Tiyakin bawal magpaparada sa gitna ng daan at sa mga bawal magpaparada na lugar. Mayroong maging multang isisingil para sa pagkakawala o pagkakasira ng mga card. Mangyaring ipahayag ang impormasyon hinggil sa iyong mga pag-aari at ideklara sila sa CAFCO Security Gate. Kapag ikaw ay makakita ng kahit sino mang estranghero, di kilalang tao na nagtatrabaho sa iyong lugar, mangyaring magtanong tungkol sa kanyang gate pass at iba pang mga detalye. Kapag sinuspetsahan bilang di autorisadong mga tao na nagtatrabaho sa iyong lugar, mangyaring kontakin ang CAFCO Security kaagad. Huwag masangkot sa mga personal na bangayan. Kapag ikaw ay nakakita ng kahit sino mang nag-aabuso o nag-iintimida sa iyo, mangyaring kontakin ang taong kontak sa CAFCO na mumuno ng CAFCO Security. Kapag ikaw ay nakaobserba ng kahit anumang suspetsadong bagay, mga bag, maleta na di iniintindi sa mga kapaligiran ng CAFCO, mangyaring huwag galawin at mangyaring kontakin ang CAFCO Security kaagad. Kontak na telepono ng security. Q1 hanggang 4. 8111. Internal. 44228111 o 44228154. External. Q5 o 6. 5597. Internal. 442-285-597 o 442-285-598. Mga sirenang pang-emerhensya. Kahit anumang sitwasyon ng emerhensya tulad ng pagtagas ng amonya o gas o pangunahing sunog sa loob ng CAFCO ay naipapahayag sa mga sumusunod. Emerhensyang antas ika-isa. Sa pag-ooperasyon ng manual call point mula sa kahit anumang planta sa Q1 hanggang 4, ang mensaheng boses ay ipapahatid na naglalahad ng emerhensya sa partikular na lokasyon sa Q1 hanggang 4.
emerhensyang antas ikalawa. Kapag ang antas ng emerhensya ay sidhing tataas, ito ay papahayag sa pamamagitan ng mga sirena. Mayroong tatlong uri ng mga sirena sa CAFCO. Emerhensyang sirena. Kapag ang emerhensyang sirena ay ginawang aktibo, ito'y nangangahulugan na mayroong isang emerhensya tulad ng pagtagas ng amonya o pangunahing sunog. Iyong aksyon. Itigil ang trabaho. Itigil at patayin ang kuryente sa mga makina o kasangkapan mula sa pangunahing power supply ng pinagtatrabahuan mo. At ikaw ay dapat mag-report sa pinakamalapit na lugar ng pagtitipon at magrehistro sa registration machine, reader, at maghintay ng mga instruksyon mula sa tagapangasiwa ng pagtitipon na siyang haharap sa mga lugar ng pagtitipon. Paglilisang sirena. Kapag ang alarma ng paglilisan ay ginawang aktibo, ito'y nangangahulugan na mayroong isang lumalalang sitwasyon ng emerhensya na nagpapatunay ng paglilisan mula sa mga lugar ng pagtitipon. Iyong aksyon. Ito'y nangangahulugan na dapat mong lisanin ang lugar ng pagtitipon. Ikaw ay dapat sumunod sa mga instruksyon mula sa tagapangasiwa ng pagtitipon na siyang gagabay sa iyo sa paraan ng pag-aksyon sa paglilisan. Klarong kabuuang sirena. Kapag ang klarong kabuuang sirena ay ginawang aktibo, ito'y nangangahulugan na ang sitwasyon ng emerhensya ay tapos na. Iyong aksyon. Bumalik sa trabaho kapag lamang matapos ribaliduhin ang kaukulang work permit na naunang kinuha mo. Tulad ng kung kailan ang alarmang emerhensya ay ginawang aktibo, ang mga permit na kinuha para magtrabaho ay mawawala ng bisa. Pagsusubok ng pag-alarma. Lahat itong tatlong mga sirena ay sinusubukan bawat buwan sa ikaunang linggo sa alas 10:30 ng umaga, alas 10:35 ng umaga, at sa alas 10:40 ng umaga nang sabay-sabay. Kapag ang emerhensya at pagsusubok ay magkasabay, mayroong maging espesyal na anunsyo na nagpapahayag sa parehong kaukulan. Mga lugar ng pagtitipon. Mayroong maraming lugar ng pagtitipon sa iba't ibang importanteng mga lokasyon na ipinagkaloob ng CAFCO. Sa pagdating sa mga lugar ng pagtitipon, lahat ay dapat sumunod sa mga instruksyon na ibinigay ng tagapangasiwa ng pagtitipon na naroon sa lugar ng pagtitipon. Ang pagkawala ng kahit sinumang tao ay dapat i-report sa tagapangasiwa ng pagtitipon sa lugar ng pagtitipon. Huwag umalis sa lugar ng pagtitipon hanggang o kaya'y napag-instruksyonan ng tagapangasiwa ng pagtitipon. Sa klarong kabuuang sirena, ang trabaho ay maaaring umpisahang muli kapag lamang sa pamamagitan ng pagre-revalido ng permit. Mga lugar ng pagtitipon. Mayroong mga lugar ng pagtitipon at importanteng mga lokasyon sa kalapit ng mga kawanihang gusali. Kung sakaling may sunog sa loob ng mga gusali, ikaw ay kinakailangang magtipon sa lugar ng pagtitipon na matatagpuan sa labas ng gusali sa paggawang aktibo ng alarma sa sunog. Kulay ng code na palatandaan ng heat stress. Ang pagtatrabaho sa mainit at maalinsangang kapaligiran ay maaaring magdulot ng dehydration na maaaring tutungo sa heat stroke. Kinakailangan sa makatuwid na maging maingat hinggil sa heat stress at ng pag-iwas sa heat stress na programa na kinukup sa CAFCO. Mangyaring obserbahan ang kulay ng iyong ihi na isang indikasyon ng antas ng dehydration. Uminom ng maraming tubig hanggang ang kulay ng ihi ay maliwanag. Para maiwasan ang heat stress, lalo na para sa proyektong pangkonstruksyon na ang mga aktibidades na naitutupad sa loob ng kinaroroonan ng CAFCO, ang mga sumusunod na palatandaang sistema na kupkupin. Hanggang sa heat index 26, walang bandila. Heat index 27 hanggang 38, dilaw na bandila. Nangangahulugang magtrabaho ng 40 minutos, pagkaroon ng 10 minutos na pahinga, at pag-inom ng isang tasang tubig sa bawat 20 minutos. Patuloy na pagmamatyag at hindi magtatrabahong mag-isa. Heat index 39 hanggang 53, pulang bandila. Nangangahulugang magtrabaho ng 30 minutos, pagkaroon ng 10 minutos na pahinga at pag-inom ng isang tasang tubig sa bawat 15 minutos. Magtrabaho sa lilim. Mahigit sa 49, ang pagtrabaho sa itaas ay ipatigil.
heat index 54 at mahigit, itim na bandila, ang trabaho ay dapat itigil. Mangyaring tandaan na itong mga instruksyong pangkaligtasan ay para panatilihing ikaw ay ligtas. Kami ay naghahangad sa iyong maligaya at ligtas na pagtatrabaho sa CAFCO. Tandaan, ang iyong kaligtasan ay nangangahulugang kaligtasan ng iyong pamilya.